magmukhang bago ulit ang inyong supa katulad nito, tara samahan niyo ako. Ito yung nangyari sa supa namin, kulay Gracia. Ayan, makikita yung mga bilog-bilog niya yan, ihiyan ng aming si Balbon. Meron ako napanood sa YouTube na video tungkol kung paano malilinis yan. Gumamit siya ng Sonrox, tapos sabon, pinaghalo lang niya. Kaya yun ang gagayahin ko. Susubukan ko kung maalis talaga niya yung mga nanot na mancha. Ito siya. Ayan, pagkahaluin mo lang siya. Tingin ko naman ay magiging epektibo siya dahil nakapagtanggal talaga siya ng mancha. Ito naman yung ginawa ko. Basta, kuskus lang kayo ng kuskus hanggang sa mawala siya. Ang una kong ginawa, ayan, dun muna sa mga madidikit na mancha. Tapos, pinatuyo ko siya ng blower para makita ko kung meron pa natitira. Ang ginawa ko, bali, nakatatlong beses ako ng paulit-ulit. Hang bago ko siya binalawan ng malinis na basahan na medyo basa-basa rin. Dahil kapag hindi mo siya binalawan, medyo meron siyang amoy na matapang. Baka madilaan pa siya ng aso ko. Ayan, kuskusin mo lang ng mabuti hanggang sa mawala lahat ng mancha. Tapos, pag nakita mo na kukunti na, hintayin mo lang siyang matuyo ng kaunti. Ayan ang nangyari ng una kong basa. Tapos, sundan mo ito siya ng isa pang punas. Nakatatlong pasada ako niyan bago siya maging ganyang kaputi at bago ko siya paarawan. Kailangan lang natin ng konting tiyaga para sa pagtanggal ng dumi. Kayo na ang bahala kung anong sabon at anong sonrox ang gagamitin nyo. Pero ako, dahil di kulay yan, yung violet na lang ang pinili ko. Dahil kung yung puti, baka masira pa yung tela. So ngayon, okay naman. Ang laki ng pinag-iba niya. Natanggal niya yung mancha na dahil sa ihi ng alaga naming aso. Ganon din yung ginawa ko sa aming dalawang single-seater. Ayan, konti lang ang dumi niya, konti lang ang kuskus ko dyan. Pero ito, nakatapat siya mismo sa aming TV. Kaya mas madala siya nauupuan. Medyo nagtagal ako ng paglilinis diyan. Kuskus lang ng kuskus hanggang sa matapos. Nakatatlong paraan din ako dyan bago siya maging ganito kaputi. Ayan o. Lahat, kahit kukunti ang mancha, kailangan nyo siyang basain. Dahil pag natuyo siya at hindi nabasa yung katabi, nagkakaroon siya ng marka. Katulad nito, pinunasan ko lahat hanggang sa likod, hanggang sa kababaan, para hindi mahalata yung nabasa dahil sa mancha o yan o silikot. Ayan yung dumi na nakuha ko sa single-seater pa lang yan. Ganyan siya kadumi o diba? Kuskus lang ng kuskus. Matatanggal pa yan katulad itong ginawa ko sa aming sofa. Katulad yung nasa armrest na yan, meron pa siyang konting brown. Matatanggal pa yan dahil uulitan ko pa yan kapag natuyo na siyang lahat. Gusto ko maging maibalik yung dati niyang kulay katulad nito. O yan o, dun sa isang armrest niya meron pa siyang dumi. Yun lang po at maraming salamat!